malaman kung frozen o ipit na ugat? Hindi mo malaman. Matagal na ipit o frozen. Ilang taon na yan? 2023 pa. Last year? Noong una, dito lang sumasakit. Tapos lumipat dito. Ngayon lumala na. Ngayon lumala na. Hindi ko na maigan sa... Hindi na kayo makapagubad ng damit. Pag ano. Tapos kaya damay na rin itong kaliwa. Diabetic po ba? Oo, diabetic ako. Yun ang sagot dun. Base sa mga doktor na nag-ano ito. 90% ng mga diabetic person, binibisita niyan. Kaya akala mo, naipitan ugat, o akala mo, o ano na bumaba, o nabisto ko, hindi. Pag diabetic ka, siyempre, natutulog tayo ng patagilid eh. Minsan, ang sarap ng tulog natin, pagising natin, parang may naipit ng kaunti. Pero pag diabetic ka, ang bilis niyang mag... Kumbaga, ang bilis niyang lumala sa loob. Kaya tignan mo, ito lang, ito, wala naman kayo ngayon, hindi kayo natumba, hindi kayo na... na simplang or ano. Pero kasama na naman to. Kasi dito na tayo, dito na tayo ngayon natuturo kasi masakit na to. Ngayon, siyempre, katagalan, yan na, ipit ng ipit, sakit na. Buti, kahit pa paano. Ito, medyo... umiipit na rin. Nararamdaman. Tingnan nyo yung kilos niya. Pag inaangat, sasabay niya yung katawan niya para hindi ko po yan sa iangat. Pero magkaganong pangansir, ang sagot dyan, sa umaga, magbilad na tayo kasi diabetic tayo eh. Bilad tayo yung pagising at alas 7. Yung hindi pa masakit sa ano, sa balat. Hanggang 9, medyo lakad-lakad tayo. Tapos, kahit pa parang 1, 2, kung ano lang mainat, papawis tayo, bumalik tayo sa pagpapawis. Para maging healthy, kahit wala kang maintenance. Meron yan, sir. Sabi nga ng doktor, kahit wala kang maintenance. Kahit wala kang maintenance, basta bumalik lang tayo sa pagpapawis. Tapos inom ng tubig. Celery, tsaka yung celery, carrots, green apple, cucumber. Yan ang gawin mong juice. Backlash yung mga diabetic na yan. Tapos, pero pira kang sagot talaga. Papaawis, magbilad tayo yung vitamin D na binibigay ni Lord sa gupain natin sa umaga. Bilang tayo yung exercise ngayon eh. Yun nga sir eh. Talagang mananatili kang mag-maintenance. Manood kayo sa mga vlogger na doktor, ilang beses. Tigas din ng ulo kasi eh. Tigas din ng ulo eh. Ganon talaga lahat. Kasi minsan, sa totoo lang, talaga nakakatamad talaga. Nakakatamad talaga sir, di ba? Yung gusto mong mapawisan. Manlalagkit na naman ako, kaliligo ko lang. Di ba aling maraming ano, maraming labahan? Ang malaga yung katawan natin, hindi tayo pang labahan, hindi tayo binabalandra na lang. Kasi pagka katawan natin ay parang labahan na, wala na, bibigay tayo. Magkakaroon pa ng multiple complication niya. Ang diabetic, maraming kakambal yan, may stroke pa yan. Yun ang mahirap pag diabetic. Hypertension, numbness, frozen shoulder, hilo-hilo. Tagilid. Yung patagilid. Sige, ubarin mo muna yun para mamaya patapain kita. Pero ang minado naman si Sir, di na siya nakakapag-exercise. Paalala ko lang sa'yo, na Sir ha, sa umaga, hindi mo na kailangan mag-exercise, bilad mo na yung katawan mo. Ganun lang, hindi mo na kailangan mag... Wala, bilad mo lang. Hindi mo na kailangan mag-ganun. Doon lang sa tapat ng bahay, kung may singlag na araw. Tapos tsaka ka lang mag-stretching ng mga... siko-siko mo, shoulder mo, paa mo, inat-inatin mo. Ito pa. Para lumaya kayo dyan sa diabetic. Kayo hindi kayo diabetic. Kuya Ringo.
kasi mamanahin ang mga anak natin yan. Yan yung mga pamana na buhay ka pa na ipamana mo na agad. Hereditary ito eh. Pero kung sabi ng kanilang sa kinakain rin. Oo. Eh kung palagi tayong manok-manok, prito-prito, adobong baboy, adobong mga kung ano-ano, puro mamantika. Malis na yung tag-ulan eh. Ayan, pwede na medyo gumaganda na araw. Sa inyo, umaaraw na. Dito, gumaganda na araw. Nung ano karan, buo, walang ilan. Araw, buo ulan eh. Marikina yung bahay yun. Eh si Marikina, bumabaha yan. Mm-hmm. Ihaya. Yung ilalim yan, di ba, inaabot. Mm-hmm. Yung isang palapag, galos. Nakailang masahin na yan. Hindi man napanggap. Hindi kasi hindi ubra yung ordinaryo, madalas kong binibili sa inyo. Hindi ubra yung ordinaryong masad sa mga frozen shoulder. Kailangan yan, may adjustment. Kailangan masaktan talaga. Makaranas kayo ng sakit sa adjustment. Pero kung mataas ang pain toleration nyo, wala lang, bali wala. Oh, relax na lang. Inhale. Same. Kailangan kasi yan, may angat yung head humerus. Pumasok dun sa saktong-saktong glenoid. Sa rotator cup niya. Kasi pag hinaplos ko lang ang hinaplos yan, oo, guminhawa yung laman. Pero yung position sa loob, kailangan natin talaga yun eh. Pag hindi nyo ginaninyan yan, wala. Kumbaga, babalik-balik lang. Ipit pa rin yung dito, oo. Sarap ng pakiramdam. Yun pa rin eh. Hindi ko pa rin maano. Okay po. Pero yung ituturo ko sa inyo, nanonood naman kayo sa akin, di ba? Mm-hmm. Ganun lang yung ano, madalas ko pong tinuturo eh. Ganun lang yung madalas ko kasi sumushoot siya ng pusa, tumutula sa... Pero bago nyo ganun eh, iaangat ko na yan para shoot na siya. Yung iba sobrang sakit, pero yung ito si sir, mataas ang pain toleration niya. Kanina inangat ko, hindi naman siya sobrang umaray. Yung ba, nakita mo yung paa, kunting tabig lang sa ano, yung paa, nag-ocho-ocho talaga rin sa ilalim eh. Iba-iba naman ang pain toleration niya eh. Tapos sir, after nyo mag-ganon, stress stretching, kahit pa paano lang bingin nyo ng pow yung ano nyo, ha? Ganyan-ganyan ninyo. Huwag nyong didiinan, lalo itong mga nakabukol na to. Pag ang perspective nyo dyan ay lamig-lamig palagi, masasaktan lang kayo. Kailangan lang yan. Soft to medium na massage. Huwag nang durugin kasi kayo lang din ang masasaktan. Pinaka-the-best niyan, yan o. Aplos ng pagmamahal. Na-aplos niya, pero hindi kayo umaaray. Tapos, ito na yung kasunod. Nag-isa lang to. 1 2 1 2 Oh, paya! Tapos, last na. 1 2 Okay, thank you. Kaya. Tapos, ito na yung palaging sinasabi ko. Stretching lang ng ganito. Masakit? Hindi. Hindi pa. Oo, hindi. Okay. Basta ganyan-ganyan lang. Hindi naman na masakit dyan. Tapos. Yan. Tapos, shoot. Shoot. Okay, angat. 1, 2, 3 baba. Malapit na, konti na lang to. Isa pa, angat. 1, 2, 3 Kunting-kunti na lang. Oo. Ngayon dito, maluwag na. Kita nyo? Pero parang may umiipit pa lang dito. Yung tightness ng ano yun, sir. Yung tightness ng deltoid. Pero pangkaraniwan lang yun. Kaya sinasabi sa inyo, susundan nyo pa ng mga stretching. Kasi hindi pa siya 0-0. Pero ang luwag na oh. Kesa naman kanina, ang tigas. Oh, ganyan naman ang difference. Ngayon dito,
may manitira pa yan talaga, hindi siya mapiperfect talaga. Maaring may 10% pa o 15%. Sa tulong ng mga ganito nyo. Yan o. Mm-hmm. Yan. Yan o. Mm. Tsaka nyo ganyan-ganyan rin. Yan o, lambot. Kanina. Habang padulo ng padulo. Yung katawan. Yan sir. Tapos bumili kayo ng pao, ganyan-ganyan. After yung mag-stretching, tinuro mo. Ganon sir. Yan. O, kabila. Yan. O, tapos. 1, 2, 3. Yun lang. Tapos, syempre, haplos ng pagmamahal nyo. Day by day, magugulat kayo. Perfect na. Hindi nyo na kailangan magpa second session. Kita nyo, di ba marami na kayong pinagdaanan, pero di ba yung may knowledge na kayo, kayo na lang, hindi na kayo gagastos. Pero kung talagang hindi nyo kaya, tsaka lang kayo bumalik. Pero kung kaya nyo na, huwag na kayo bumalik. Yun lang palagi ang stretching. Tapos yun nga, haplos din ang pagmamahal. Kasi once na mag-stretching tayo, magre-react yung muscle natin. Parang nangalay. Doon papasok yung haplos yun ng pagmamahal. Okay, sir? Thank you so much. Thank you. Thank you.